Naiba at bagong experience para sa akin ang makapag-solo ride papunta ng Sagada. And along the way, sa mga taong nakadaupang palad ko dito, maraming salamat po sa inyo. Punong-puno ng learnings ang naging biyahe ko na ito. And alam mo kaibigan, napakasarap mag-solo ride pero iba pa rin ang group ride kasi mas memorable ang experience kapag merong katalagang kasama. Baka naman, Sir Froy Ben. Anyway, gustuhin ko mang mag-extend dito sa Sagada para ma-experience ang iba pa nitong may offer sa akin. Ngunit dahil pass-by lang ang goal ko dito, nagpasya na akong umuwi. Dahil alam ko, around 12 hours na naman ang magiging ride ko pabalik ng Pampanga. And originally, sa plano ko, from Sagada ay bababa ako ng Baguio City dito sa Halsema Highway. Kaso, ito ang naging plot twist ng kwentong ito. Nalaman ko sa aking pagtatanong na merong epic na daan na tinatawag na Gateway to the Cordilleras o ang highway na nagdudugtong ng Mountain Province sa Ilocos Sur. Siyempre, sabi ko, minsan ko lang may experience ito kaya samahan mo ako kaibigan na ma-discover itong highway from Sagada Mountain Province papunta ng Cervantes sa Ilocos Sur. Dito sa kwento ng first time kong dumaan sa Mountain Province to Ilocos Sur Highways. Nga pala, what's up mga kaibigan, ako si Carlo Kapatin. Welcome back to the vlog. So ano pang hinihintay natin? Tara, let's ride! Ingat po tayo sir, ma'am. Nice meeting you. Sabi ng Google ko, kung dadaan tayong BX ang 10 hours. So tayo ngayon, hindi na tayo dadaan doon. Diretso na tayo ng Baguio. Sabi ko sa ride ko ngayon, marami akong natutunan na marami pa akong kailangan gawin. Natutunan ko na kaya akong mag solo ride at kaya ko din at masarap ang may kasamang mag ride. Talagang sobrang na appreciate ko pag nandito sila Ben. Anyway, eto, pababa na ako ng Sagada. Itong ride na to, isang linggo ko siyang inisip. Dapat nga bukas, meron pa eh. Kaya nga, so sabi ko, huwag na. Ride safe! Goodbye, Sagada! Hindi naman natin tubig. Dito pala yung papunta ng Sagada. Ito papunta ng Bontok, Sagada. Baguio. Dito. Sige po! Salamat po ulit! Ako'y mauna na! Inimpaki ko lang ulit yung bag ko para hindi gumagalaw. Ang oras ay 11:52, straight na to hanggang sa amin, makaka-uwi ako ng alas 8. Ayan. Di ba Carla? Lord, ingatan niyo po ako ulit sa pagpunta ko po ngayon sa Baguio, pababa. Salamat Sagada. Siguro mga kaibigan, magtatanong ka bakit kayo mag-isa yun, no? Nagpunta na Sagada. Well, tayong mga nagmamotor, pag nakapunta ka sa isang malayong lugar ng mag-isa, nakamotor ka, parang achievement yun eh. Meron ka, magkakaroon ka ng bragging rights na ako rin. Minotor ko na yan yung Sagada. Nanagmotor ako ng puyat, walang tulog, gutom.
Sabi ng Google Maps, mga 7 to 8 hours. So, alas 8, naka-uwi na ako. At nag-aalala na si Lulu. Ito yung mga don't tell my mom rides ko eh. Okay, mga kaibigan, salamat po. Ito na ang, ewan ko kung ilang part na itong vlog na to. Ng vlog ko, kung saan makikita natin ang daan from Sagada to Baguio para matapos ko yung loop ko. Wow, ganda naman ang daan na to. Tunari lang, okay. Thanks, thanks. Okay. Dito Baguio. Ay, Baguio. Dito. Magandang araw po. Saan po yung pa Baguio? Dito po. Dito po ay. Sige. Launan po yung marami. Mas okay dito kaysa dito. Sige, subukan ko na lang dito. Sana nakakaban ako eh. Dire-diretso lang to. Sige, dito tayo. Tuturuan nila yung papuntang sa Baguio. Dadaan. Ah, sige. Salamat, sir, mga sir, ma'am. Dito tayo. Sabi nga nung nag-gagas kanina, sir, subukan muna doon. Nandito ka rin naman. Ito mga kaibigan, change of plan. Makakauwi na ako ng alas 10. Dahil dadaan tayo ng La Union. God, no? Carlo Capati talaga. Oo, ito po yung daan sa Paservantes. Naku, first time ko dito. Shout out, Sir Fry! Shout out, Kelvin! Kamusta na ka, Sir Ben? Oo, tara! Okay din dito. Tignan mo yung mga laman, no? Yung mga pa-entry, oh. Kasi parang nasunog or dry lang. Ayun mga kaibigan, no, nag-change of plan tayo, hindi na po tayo bababa ng Baguio. Bababa po tayo ng Besang. Magdadagdag siya ng 3 hours sa biyahe natin. Kung totoo yung 3 hours, no. Talagang nasubukan ko ngayon si CB. At ang aking bagong gulong, talagang linigtas ako ng aking mga gulong. Sabi kasi nung pulis kanina, sir, yung sa Baguio kasi aahon ka pa. Tapos bababa ka ulit. Pwede ka na lang dito dumaan sa Besang. Taas pala dito. Yung nagsabi sa akin kanina gas attendant, sir, try mo na yun. Minsan lang yun, Ana. Ay, wow. Ang dami talagang rice terraces dito, oh. Diba? Oh my gosh! Taas! Taas, grabe, guys. Ayun, Cervantes. Uy, nandito. Dito ba? Okay guys, nandito tayo ngayon. Napadpad ako sa Bauco. Mountain province pa rin to eh. And taas ng lugar na to. Sobra. Ayun o, taas natin o. Grabe yung taas natin. Anyway, yun nga, tutuloy pa rin natin to. Wala nang bawian to. Kaysa magbagyo tayo. Para naman naiba yung daan natin.
araw. Ito mo naman yung bundok. Hindi ako makapag-focus. Ngayon pa ako makahawin dito. Lumalamig ang klima. Mamayang alauna, magpapahinga muna itong motor. Sala ba ito? Okay, sakandaan. Ano ito? Bauhupon? Pwede magtanong? Ilocos. Ilocos? Cervantes? Eh dito? Okay, thank you. Anong lugar to? Bauko. Bauko. Mountain Province. Okay. Salamat, salamat. Dito pala ang daan. So, ang nangyayari niyan, imbis na bumaba tayo, hiniwa ko siya pa right. Palip. Palip. Parang bumaba tayo ng La Union. Ay, grabe naman. Kailo ka pati. Minsan lang to, minsan lang. Oh, shucks. Ang taas natin. Diyan tayo itatawid, oh. Ano, gusto ko nagsira muna. Okay. Hello po. Ah, taas natin, oh. Tingnan lang ako. Picture lang ako. Kahit saan daw, lalabas ka pa rin ng La Union. So, dito tayo. Sa Dian Mountain Province. So ulit dito mga kaibigan, sabi ko na sa inyo, like and subscribe kayo sa channel na to. Inakabahan ako, parang nung pagpunta ko ng solo, napalitan lahat ng ano, ng excitement. Noong kasing papunta ako dito, nung nagsasagada ako solo, takot ako. Iba yung feeling ko eh. Pero ngayon nasubukan ko na, scary ba? Scary. Ay gago. Ang lalim. Dito daw, mas okay daw dito. Yun lang, ano to, downhill. Ingat-ingat lang tayo. Ay, ang galing, ayun o. Kita mo talaga yung pagka-mountain niya. Ay grabe, doon kami galing kanina eh. Doon sa taas, doon o. Nice! Hindi ko alam kung nasaan ako, pero pababa ako ng pababa at palapit ako ng palapit ng Cervantes. Yan. Magkamali lang ako dito, didiretso ako dyan sa may lalim. Mga sakyan dito, puro tamaraw, no? Lakas talaga yung tamaraw, yan. Slide, no? Okay dito. Alam mo yun? Nagpunta tayo dito.
Nakakalula. Lalo may sa kapamama mayuyuyun po maglalawayok yung bundok. Wala nga abag po. Mainit yung hangin. Isok. Oh yeah. Ay grabe mga kaibigan, kung nakita niyo yung sikot-sikot doon. Ah, sinaung ko 'yon hanggang doon. Kailangan ko lang pagpahingahin tong motor ng around 15 minutes. So, ay mga kaibigan, I'm Carlo Capati, nandito tayo ngayon sa pamunta sa Cervantes dahil bababa tayo ng Ilocos. Ang plano kanina, Baguio sana eh, kaso diretso na natin ng Ilocos. Okay na dito ako dumaan. Iniisa-isa niyang sundin yung mga ano. Ingat. Alam mga kaibigan, dahil nag-isa lang ako ngayon, meron akong kaba. Saka takot na baka may mangyari, mayroong ganito, may ganyan, may sakuna, lalo na kung may masiraan. At lalo na kung sa sarili ko baka mayroong ma-endanger yung buhay ko. Pero ngayon, mukhang okay naman sa awa ng Diyos. Salamat Lord. Thank you. Laging yun lang ang baong ko dito. Prayer at saka lakas na loob. Pahinga lang tayo dito. May dumang scrambler. So ang gagawin ko ngayon mga kaibigan, pupunta na ako ng Cervantes. So baba na tayo. Dahan tayong besang pass and then uwi na. Okay? Wish me luck. Let's go! Okay mga kaibigan, baba na tayo dito. Pupunta tayo sa Rosario. Rosario yung nakalagay sa mapa. After nun, Cervantes na. Grabe yung mga rock formation dito. Oh. Ito, binutas nila ito. Woo! Grabe yung mga bato na deny na may siguro nila ito nung ano. Guys, oh, abang nagmumotor ako, nakita ko lang to, may parang community pala rito ng mga farmers. Solid pala, no? Mapicturon nga. Maganda tong memories na to. So, ayun, habang lumalakad ka, habang nagbabiyahe ka mag-isa, hanap ka ng magandang spot para mag-picture. Wow! Dito mo rito, parang bungabon. Dito, parang gabal doon. This way to Besang Pass Natural Park. Regional, Ilocos na to.
Ilocos Sur na to. First time ko sa Ilocos Sur. Ito mga kaibigan, andahan papunta ng Cervantes to. Ito. To La Union daw to. To Quirino. Quirino to? Oh. Ilocos Sur na to? Ha? Thank you. First time ko rito eh. Okay. Bili muna tayong tubig. Dito to eh. Yun ako galing. Galing akong Sagada Bontoc, Martin Robbins. Ngayon nasa Cervantes na ako. Hello po. Dito ako bumili ang monggo. Hi. So you know, nasa Ilocos na tayo. Ilocos Sur. Mga 3 hours and a half pa daw. Sa La Union na ako. So, 5. Okay guys, nasa Cervantes na pala ako. Ilocos Sur. Nag-restock lang ako dito ng tubig. Kasi tubig is life. Ngayon, kung nakikita nyo, yan yung aakyatin natin bundok. O yung tatawag na Besang Pass. Very historic din yan eh. May nagkaroon ng fair monument doon. Silipin lang natin din. Ginampak ko na. Para hindi na, kahit hindi na ako mag-ride next month. Edit ko na lang to. Mahirap mag-edit. Pag mahaba, di ba? Ayaw mong i-delete lahat. Anyway, tara na. Mga 3 hours pa daw. Ang oras ay alas 2. Yung La Union dito. Let's go. 3 hours. Ayun yung bundok na aakyatin natin. Yan ang Besang. Eto, sinagad ko na yung ride ko ngayon. Yan oh, grabe. Yan ang aakyatin natin mga kaibigan, ang Besang. At pababa na lang yan. At least, nakailang bundok na tayo ngayon. From Mountain Province, diretso tayo ng Ilocos Sur. Eto yung from Cervantes. Grabe. Ah, okay. Ah, parang mali ko lang yan. Oo, tingnan mo bundok oh. Excited na ako mga kaibigan na makauwi kasi gusto ko nang magiga ng masarap. Let's go! Ay, shit! Landslide! My God! Galing sa taas! Bangin! Bangin! Nakakatakot! Siliglan pa niya! Nagkaroon ng acrophobia dahil sa pagmumotor. Lalim mo. Pero hindi. Walang malalim-malalim sa pangalan ko. Ako si Carlo Kamati. Saan? Hindi, ano eh. Alam mo na kasi na wala ka na sa kondisyon eh. Puro bundok ba naman tinira mo ngayon? So sana hindi bundok eh, no?